How is it going, mga katipa? Mark Sagumi here, and this is 5 Ways on How to Tune Your Guitar. Let's go! So as a beginner guitarist, meron tayong isang importanteng skill na dapat matutunan. Ito yung pagtotono ng gitara. And based from my experience, isa rin siya sa pinakamahirap aralin, lalo na kung hindi ka pa sanay dun sa tunog ng mga strings. Not to mention yung takot every time na pinipihit natin yung mga tuning pegs. Nakakatakot yan eh. And I'm pretty sure marami sa inyo makaka-relate kasi baka nga naman sumobra sa higpit, tapos mapatid, tumama yung mata mo sa string, tumama yung string sa mata mo. So, yung mga ganong klaseng fear. So, yeah. So, maraming iba't ibang paraan para makapagtono. At sa video ng ito, ay tuturuan ko kayo ng 5 paraan kung paano makapagtono ng gitara. So, without further ado, let's begin. So, let's start with the first method. Ito yung tinatawag na 5-5-5-4-5 method, which is ginagamitin ng pandinig para makapagtono. So, bakit nga ba siya tinawag na 5-5-5-4-5 method? Kasi nagbe-base siya sa 5th fret ng E string, 5th fret ng A string, 5th fret ng D string, 4th fret ng G string, at 5th fret ng B string. Ayan. By the way, kung hindi pa kayo familiar sa name ng mga strings, ang 6th string is E, ang 5th string is A, ang 4th string ay D, ang 3rd string ay G, ang 2nd string is B, at yung 1st string ay yung high E string. So, E, A, D, G, B. So going back to the 5-5-5-4-5 method, so paano nga ba siya ginagawa? So I have here my guitar, hindi siya nakatono. So itutono natin siya gamit yung 5-5-5-4-5 method. So first step na kailangan natin gawin ay i-establish yung E string. Ayan, kasi ito yung magiging reference natin para matono yung the rest of the strings. So I suggest para mas accurate, pwede kayong mag-bass sa ibang instruments para makuha yung E string. Like kung may piano kayo, or bass, or other instruments, pwede kayong doon magbase para makuha yung E string. In that way, mas magiging malapit siya sa standard tuning. Pero kung mag-isa lang kayo at wala kayong ibang instrument, don't worry. Pwede din naman natin siyang tansyahin. And so, ang importante lang naman dito is maging proportion yung tuning ng mga strings dito sa E string. Okay? Okay. So, let's say ito yung reference note natin. So, ang gagawin natin, ipipress natin yung 5th fret of the 6th string. Tapos, yung note na to, dapat magiging kapareho niya yung open A string. So, ang papakinggan natin, off siya. Ibig sabihin, hindi sila magkatunog. Ngayon, i-determine natin kung higher ba siya or lower dito sa note na to. So, kung higher siya, bababaan lang natin. And kung lower siya, tataasan natin hanggang sa maging katunog niya itong note na to. Yan, so, in our case, lower siya. So, tataasan lang natin like so. Ayan. So once naging katunog na niya, ibig sabihin, nakatono na yung A string. Then we do the same for the 4th string. So ipipress natin yung 5th string ng A string. And then, ang note na to dapat magiging kapareho niya yung open 4th string. Ayan, so katunog na sila. And then we proceed on the 3rd string. So ipipress natin yung 5th fret ng 4th string and then dapat maging katunog niya itong open 3rd string. Ayan. And then for the 2nd string, instead na 5th fret ng 3rd string, ang gagamitin natin is yung 4th fret niya. So 4th fret, so dapat maging katunog niya yung open 2nd string. So ayan. And then for the 1st string, babalik tayo sa 5th fret ng 2nd string. So ayan. So
So, nakatono na siya. So, that is the 55545. Second method is yung tinatawag ko na chord-based tuning technique. Ayan. So sa method na to, gagamit tayo ng isang chord para makapagtono ng gitara. So agad na sa first method, magbabase rin tayo sa ating pandinig kung nakatono na siya or hindi. Ayan. So paano nga ba siya gawin? So first, pipili lang tayo ng isang chord. In my case, I'm gonna use the E major chord. Ayan. So ang gagawin lang natin is, i-memorize natin yung rhythm or yung melody from 6th string hanggang dito sa 1st string. So, para lang kayo nagme-memorize ng melody ng kanta. So, hanggang umabot ka dun sa point na nahahaam mo na siya sa isip mo. And then yung magiging basehan natin para matono yung mga string. So, let's try it. I-place natin yung mga fingers natin into E chord position. So, ang root note is E. Ito siya. So, ang ganito ang first note, dapat ang susunod na note is So, yun yung gagamitin natin reference para matono tong 5th string. So, ayan. So, kapag nagtugma na yung note, ibig sabihin, nakatono na tong 5th string. So, ang next note is Ayan. So next note is Ayan. So next note is finally, the last note is Ayan. So, kapag nakuha na natin yung rhythm na yon, ibig sabihin, nakatono na siya. So, that is the chord-based tuning technique. So, the third method is by using a chromatic tuner. So, ang chromatic tuner, marami siyang variation. Merong mga pedal, merong built-in tuner na makikita mo sa mismong gitara, and meron din namang clip-on tuner na kagaya nito. Ayan. So ito yung gagamitin natin for this method. So first step is i-clip lang natin siya dito sa headstock. And then we make sure na naka-face natin yung screen niya para mas madali natin siyang makita. Ayan. And then pag-pluck mo, automatic niya marerecognize kung anong note siya. So kailangan lang natin i-make sure na tama yung indicator base sa name ng string. And so for this string, dapat ang makikita natin is E. So over here, meron tayong makikitang needle which nag-i-indicate kung higher ba siya or lower dun sa note. So kung andito siya sa left, ibig sabihin, lower siya. And then kung nasa right side naman siya, ibig sabihin, higher siya dun sa E. So ang gusto natin ma-achieve is mapunta yung needle dito sa 12 o'clock position. So, dapat maging and dapat maging 12 o'clock position siya. Now, let's proceed on tuning. So, let's start with the E string. Ayan. So, mapapansin natin, yung needle nandun siya sa left. So, ibig sabihin, lower siya. Ang gagawin natin is tataasan natin siya hanggang sa mapunta siya sa 12 o'clock position. Ayan. So, mapapansin natin na magi-green siya kapag in tune na yung string. So, ayan. So, the rule of thumb sa pagtotono is dapat ang huling ikot is pahigpit. Kasi kapag ang huling ikot is paluwag, merong chances na magbago ang tono ng string. So, kung sakaling lumampas ka, ayan. So, kung sakaling lumampas, ang gagawin natin is ilo-lower natin siya beyond, and then
tsaka natin siya hihigpitan ng dahan-dahan hanggang sa mag 12 o'clock position siya. Ayan. And then we do the same for the rest of the strings. And so sa A string, then the E string. Ayan. So, nakatono na siya. That is tuning using a chromatic tuner. So, the fourth method is tuning using your mobile phone or smartphone. Ayan. So, ito yung pinakamadalas gamitin nowadays kasi sobrang accessible niya lang and sobrang dali niya lang gamitin. You just simply download an app dito sa App Store, which is sobrang daming pwedeng pagpilian. So, andyan ang Ultimate Guitar Tuner, Fender Guitar Tuner, Pro Guitar Tuner. Pero in our case, ang gagamitin natin is itong Guitar Tuna. Ayan, so let's open the app. So basically, it's just like a chromatic tuner. So ang kaibahan lang is, andito siya sa mobile phone. So same procedure lang siya. Meron siyang note indicator dito and meron din siyang needle kagaya nung sa chromatic tuner. Start dito sa E string. So, kagandahan dito sa app na to, merong sound na nagpa-pop every time na in-tune na yung string. So, ayan. Mas madali nating malaman kung nakatono na siya or hindi. Now, let's proceed on tuning the rest of the strings. So that is tuning your guitar using your mobile phone. Now let's proceed on the fifth method. So yung fifth method, isa siya sa ginagamit ng mga lolo natin way back nung hindi pa naiimbento yung mga chromatic tuner. And that is tuning using a pitch pipe. Siguro some of you will recognize this kasi nagawa ko na siya ng review noon in one of my previous videos. So kung hindi nyo pa napapanood, click the card up here. Ayan, alagay ko dyan para mapanood nyo. So paano nga ba siya gamitin? So kung mapapansin natin dito, meron siyang 6 na pipe, which represents the 6th string of the guitar. Meron siyang label dito, E, A, D, tapos G, B, E. Ayan, let's try it. Ayan. So pag hinipan nyo siya, magpo-produce siya ng certain note, and yun yung magiging reference natin sa pagtotono. So try natin dito sa E string. Ayan, so... So once naging katunog na niya, ibig sabihin nakatono na siya. So next, try natin yung A string. So now let's proceed on tuning the rest of the strings. So the fourth string. Ganun lang siya kadaling gamitin. So, super handy kasi sobrang liit niya lang. Pwede mo siyang dalhin kahit saan. And another thing is, hindi siya gumagamit ng battery or what. So, yeah. This is the pitch pipe tuner. So, let's do a recap. So, the first method is the 5-5-5-4-5 method. Second method is the chord-based tuning technique. The third method is using a chromatic tuner. The fourth method is using your mobile phone. And finally, the fifth method is using a pitch pipe tuner. So that is 5 ways on how to tune your guitar. Please let me know in the comment section kung ano yung pinaka nagustuhan nyo. And kung may mga hindi ako nabanggit, please drop it down below para mas makatulong sa ating mga katipa.
And with that being said, I think I will end this video right here. If you like this video, hit like, share, subscribe, and hit the bell icon for more future updates. Keep safe, everyone, and I will see you guys next time on my next video. Peace.